sir. Good evening. Mag-usap tayo. Magalit, Andre. I'm just here as an old friend. Para dumayan ka. Narinig ka yung nangyari. Kanino? Hindi na mahalaga kung kanino. Dami naman nakakaalam. Well, I have the right to know, right? After all. Diba dahil sa akin, kaya kayo nag-break ni Camille? I just want to make things right. And how the hell would you do that? I can talk to Camille. I can tell her that it was just sex. Walang meaning yon. It's no big deal. It was just two people missing each other and having fun. Andre, lagi naman natin ginagawa yun ever since, diba? Whether or not you were dating someone. Maybe it's time for Camille to know na ano lang talaga tayo ever since. Look, Patricia, can you just stay out of this? Look, Andre, I know galit ka, malungkot ka na may nangyari sa atin, but I'm just glad it happened. May nangyari ba talaga? Really? Are you kidding me? You don't remember? Let me refresh your memory. It all started with a kiss. Wow, you want to play it rough this time, Andre, huh? Get out. Table? Get out. Alam mo na nakikita kami at nag-usap kami ni Andre. At alam mo rin na inaanak ko si Camille. Na akong tumata yung ina niya. Kaya mo sila pinipigilan dalawa. Emil, bakit mo ginagawa to? Wala naman silang kinalaman sa atin dalawa. I'm not stupid, Elvira. Ano yung mong sabihin? Nabigo ko ng perahan ako noon. Ngayon, ginagamit mo si Camille para pirahan si Andre. Hindi ka talaga nagbago. Ano? Hanggang ngayon ba yung parin ang tingin mo sa akin? Manggagamit? Emilio, oo. Nagsinungaling ako sa iyo noon, nagpanggap na mayaman. Pero minahal kita. Ilang beses ko bang uulitin sa iyo, wala akong intensyon na gamitin ka. Aminin mo man sa akin o hindi. Hindi mo ako bibigyan ng oras o panahon. Hindi mo ako kakausapin. Hindi mo ako mamahalin kung hindi ko ginawa ang lahat ng yon. Sirang-sira ko na sa akin. I can never trust you again. Tao lang ako. Nagkakamali. Pero hindi ako manggagamit. At lalong-lalo na hindi ko gagamitin si Camille para perahan ang sarili kong anak. Stop all your lies, Elvira. Alam ko ng lahat tungkol sa inyo. Yung bahay niyo, nakasanla. Yung asawa mo, walang trabaho. Bawad kayo sa utang. Eh, saan kayo pupulot ng pera? Di ba kay Andre? Hindi totoo yan. Dahil pwede kaming mamatay sa gutom, pero hindi ko gagamitin ang sarili kong anak para magkapera. Emilio, may trabaho ako. Marangal akong naghahanap buhay para sa pamilya ko.
Kaya wala akong interes sa pera mo o sa pera ni Andre. At lalong-lalo na, hindi ko tuturuan si Camille para manggamit ng ibang tao. Pero siyempre, hindi mo ako pakikinggan kasi wala ka naman ibang pinakinggan kundi sarili mo. Tumanda ka na, Emilio. Ganyan ka pa rin. Ngayon, sabihin mo sa ating dalawa, sino hindi nagbago? Sige. Sabihin mo lang gusto mo sabihin. The bottom line is, may kontrata tayo. Kaya hindi ka dapat nakikipagkita kay Andre. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo idadamay si Camille at hindi mo pababayaan ang anak natin. Sinabi ko na kay Camille na hindi ko naguguluhin si Andre. And I'm a man of my word. So, get out. Mom, Dad, friend ko po si Xavier. Gabing-gabi na. Saan ba kayo galing? Dad, nag-coffee lang po kami. Coffee? Eh di ba ang coffee sa umaga, hindi sa gabi? Ma'am, binilhan din po namin ng case si Ate Camille. Medyo na-late na po yung gawa, kaya late na rin po kami nakaalis. Si Camille? Binilhan niyo ng cake? Eh bakit? Nagka-problema po kasi sila ni Kuya Andre. Kuya mo? Si Andre? Kapatid mo si Andre kay Emilio? Sandali lang, anak, ha? Kakausapin ko lang mami mo. Magkapatid sila ni Andre. Eh, ano naman ngayon? Mukhang disente naman yung bata. Disente? Hindi porket may pera, mayaman, mabango, maporma, disente kaagad. Ako naman, hinusgahan mo na agad. Eh, maitim ang lahi ng pamilyang yun eh. Sinaktan ni Andre si Camille. At alam mo ba, pinaghiwalay sila ni Emilio. Kaya kanina, iyak nang iyak sa amin si Camille. O, so tingin mo ba? Papayag si Emilio na magkaroon ng koneksyon niya ang anak niyang yan sa anak natin. Ako naman, hinatid lang may koneksyon na agad. Basta. Ako, wala talaga akong tiwala sa pamilya nila. Eh, mukhang mas wala pa silang tiwala sa atin eh. Ayun na nga. Eh, kaya nga ayoko masaktan yung anak natin eh. Sige. Ako ang bahala. Excuse me. Gabing-gabi na. Maraming loko dyan sa labas. Alam mo na, baka gasgasan yung sasakyan mo. Oo nga. Baka nga nakawin yung side mirror mo. Mom! Dad! Huwag kang mag-alala. Kilala ko yung mga tambay dyan. Mababait naman sila. Okay lang. Pauwi rin naman ako eh. I'll see you tomorrow na lang. Tomorrow? Agad-agad? Naku, may pasok nung si Jamie bukas. Hindi ka ba busy sa work mo bukas? I could make time naman. Teka. Parang gusto mong araw-arawin tong anak namin. Ano bang intention mo sa anak namin? Naliligaw ka ba? Dad, nag-hangout lang po kami. Alam mo kasi, 19 pa lang yung anak namin. Baby namin ito eh. At saka isa pa, hindi pa nagkaka-boyfriend ito. At bawal pa. Eh, gusto kasi namin na mag-focus muna siya sa studies niya. Alam mo, mahal na mahal namin yung anak namin na yan. Baka kung anong magawa ko pag may nanakit dyan. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Okay ka lang ba? Kito? Tita? I just really want to get to know your daughter. I think she's really special. And I'm happy if friends lang muna kami.
I just thought I'd drop by. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pag kailangan mo ng kausap, dito lang ako. Okay lang naman ako. Talaga, ha? Baka kailangan mo ng kahati sa cake. I can be the guy. Gusto mo? Okay lang sa'yo. Sure ka? Madalas ako mahilo. Normal ba yan sa buntis? Normal lang yan. Ako talaga naman, ang kasama ko si Adjo. Madalas sumakit yung ulo ko. Ha? Char lang. Parati akong gutom. Natural! Baka lumubo ako. Payat ka ba dati? Oo naman, no? Payat ako nung sinulot mo yung asawa ko. Kaso nag-stress eating ako. Sorry na. Tinatanong ko lang naman eh. Char lang, ikaw naman. Pero seryoso ha, dapat kumakain ka sa oras. Isipin mo muna si baby kasi yung pagpapapayat tsaka yung magiging sexy ka, babalik naman yung figure mo pagkatapos mong manganak. Hmm, talaga? Eh, ba't ikaw? Char lang din, sis! Oh, tama yan. Ganyan. Tumawa ka parati. Mag-smile ka. Dapat parati kang masaya kasi nafe-feel ni baby yan. Nasa tiyan pa lang siya. Yun na yung bonding nyo kasi magkarugtong yung buhay nyo. Okay yun ah. And saka pala, kanina pa siya nandyan nakikinig. Ayaw lang magpakita. Ayoko lang kayo malistorbo. Natutuwa kasi ako ang nag-uusap kayong dalawa. Dati nga hindi kayo nagpapansinan. Sana tuloy-tuloy na yan. Maging close kayo para kay Colleen. Parang isang pamilya rin naman tayo, di ba? Sige ha, bye! Okay, bye! Wow! Non-biodegradable ka, ma? Ano? Plastic. Uy, hindi ah! Hindi, tsaka alam mo, nagigets ko naman talaga siya. Mahirap naman talaga magbuntis. Tsaka GV na lang. Eh kung i-invite ka niya sa baby shower niya, good vibes pa rin ba? Oo naman! Sus, eh kung gawin kang ninang ng baby nila? Okay din! Go! Eto na lang. Paano kung tawagin kang tita ni Tita Belia? Eh kung isaksak mo yan itong hotdog sa bunganga niya. Yung anak ko. Eh, kailan pa? Di ba tayo na? Ha? Anong tayo na? Nag-kiss na tayo eh. Nakahalik ka lang, tayo na? Di ka pa nga naliligaw, no? So, pwede manligaw? Ha? Ma? Mabuti kung miss ka na. So, pwede nga.
na. Sige, umalis ka na. Sa kaibigan mo. Sa anak mo kaya kailan? Yan, bulaklak. Ginagawa mo dito? Mag-usap tayo sa battlegrounds.